Bakit hindi binibigay ng Diyos ang hinihingi ko? Siguradong natanong nyo na rin po yan, no? Sa inyong dasal. O pag kayo ay nagmumuni-muni minsan. Why does God do not give what I ask for? Why does God do not give what I seek for? May katotohanan ba yung sinabi ni Jesus? Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Parang hindi naman totoo. Kasi ang dami sa atin, nagdarasal. Sana yumaman, sana magkapera. Pero hindi naman tayo nakasama sa mga nanalo ng loto. Di po ba? Buti pa yung mga 400 something na nanalo sa loto. Ang swerte nila. Di po ba? Ang tagal na nating nagdadasal. Na sana makabayad ng utang, kahit man lang sana, nakasabit tayo dun sa mga nanalo ng loto. Pero bakit hindi tayo nasama? Bakit hindi tayo nadamay, nabigyan ng biyaya at ng grasya? Di po ba? Matagal mo nang pinagdarasal, hinihingi sa Diyos, sana magbago na yung iyong asawa sa bisyo niya, sa pambababae niya, sa ugali niya. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Hindi mo na nga alam kung anong gagawin mo dyan sa iyong sarili. Hindi ka pa rin gumagaling sa iyong sakit. And I have also experienced that. May mga kaibigan po akong nagkaroon ng sakit. I really prayed to God. Lord, pagalingin nyo. Lord, extend nyo naman yung buhay ng taong ito. Mabuti naman siya. Nakakatulong sa simbahan. Napakabuting tao. Kailangan pa siya ng pamilya niya. Pero ano nangyari? Pumanaw, namatay, nawala. Totoo ba yung sinasabi ni Jesus? Ask and you shall receive. Seek and you shall find. Where in fact, we have also heard that in our gospel for today. Humihingi daw ng tanda, sinyales ang mga tao. Sinabihan pa sila, you are an evil generation. Ang sasama nyo. Walang ibibigay na tanda sa inyo. Ano ang dahilan pag minsan may hinihingi tayo sa Diyos, hindi tayo pinagbibigyan? I think, my dear friends, there are 3 reasons why sometimes God do not give us what we ask. There are 3 reasons why God does not show us what we seek. The first reason is because we have already been given. Hindi binibigay sa iyo ang hinihingi mo dahil binigyan ka na. Parang yung isang bata na humihingi ng pagkain. Paano mo bibigyan ng pagkain yung bata? Eh, meron na hinahawakan na pagkain. Di po ba? How can God give you what you're asking for if you do not notice the things, the blessings, the graces that God has already given to you, that you have already received His grace and blessings? Pero pangalawa, hindi ka bibigyan ng Diyos sa iyong hinihingi dahil yung binigay niya sa iyo ay hindi mo naman pinapahalagahan. How can God give you what you're asking for if you do not appreciate God's grace and blessing in your life? Bibigyan mo pa ba yung bata na humihingi ng pagkain? Kung pagkatanggap niya, itatapon lang. Di ba? Hindi natin bibigyan ulit ng pagkain. No matter how much that child would ask us, dahil alam natin, sasayangin lang niya. But lastly, God will not give you what you ask for if God knows that you have a bad intention. If God knows that because of that thing you are asking for, it will make you worse. It will be a way for you to live a sinful life. Paano ka niya bibigyan kung alam naman niya hindi ka naman magbabago? Paano ka niya pagbibigyan kung alam naman niya na ikaw ay magpapatuloy sa iyong masamang gawain, masamang ugali? Bakit hindi pinagbigyan ni Jesus ang mga taong ito na humihingi ng tanda, ng sign sa kanya? Una, sabi, because you have already been given a sign. Jonah. And then, he was there. Sabi niya, kung si Jonah ang naging tanda noong unang panahon, you have another sign today. The Son of Man.
hindi sila bibigyan ng Diyos dahil dalawang beses na binigyan, hindi pa pinapahalagaan, hindi pinapansin. But thirdly, alam kasi din ng Diyos na ang mga taong humihingi ng tanda, hindi puro, hindi maganda ang kanilang intention. Mga ibang humihingi ng sign, mga kaaway, mga kalaban ng ating Panginoon. They just wanted to discredit the Lord. Gusto nilang ipakita, mas tama sila, mali si Jesus. How can God give you what you're asking for if first, you do not see His blessing? Second, if you do not appreciate His grace? And third, if you do not have any desire to be good and holy. Parang naalala ko lang po, no? Sa mga hotel, sa mga motel, pag pumasok po kayo sa room, may makikita po kayo doon. Ano yun? Tabi po ng kama. O nandun sa loob ng cabinet, Biblia. Paano ko po alam, nag-motel na ba ako? Siyempre, kami din po nag-stay minsan pag nagta-travel kami sa mga hotel, no? Nagmo-motel po kami. Hindi naman para gawin yung masamang iniisip nyo, ha? No? Pero magpahinga lang. Pero totoo po yun. Kayo po, mga nakapag-hotel na o nakapag-stay na sa motel, tingnan nyo dun sa kwarto, merong Biblia. Ang pinagtatakan ko lang, ang tinatanong ko lang, yung kaya mga nag-hotel o yung mga nag-mo-motel, ha? Yung mga may masamang balak, napapansin kaya nila yung Biblia? Binabasa kaya nila? Ano po sa tingin nyo? Kasi kung babasahin nila, papansinin at talagang uunawain yung Biblia, di ba? Hindi naman po nila pagpapatuloy yung kanilang mga masamang balak. Hindi nagkukulang ang Diyos sa atin. Humingi ka, bibigyan ka. Merong tanda doon, pero hindi mo nakikita. Kaya nga nasasabi mo na wala, walang binibigay ang Diyos. Ang problema, wala sa Diyos. Ang problema, nasa atin. At anong problema natin? Bakit nasasabi natin, wala akong tinatanggap kahit na humingi ako? Kasi nga, hindi natin napapansin, hindi natin pinapahalagahan, at kahuli-hulihan, hindi rin maganda ang ating mga intensyon. Kaya nga, kung una, makita mo na ikaw ay nakatanggap, pangalawa, nagpapasalamat ka sa iyong tinanggap, pangatlo, kung ikaw ay nangangako na magbabago, magpapakabuti, anuman ang hilingin mo, hindi ka mapapahiya sa Diyos.